Hello mga beshi, welcome back po sa aking channel. Kamusta po kayo lahat? Ako nga po pala si Kim Jin. So sa mga bago po sa aking YouTube channel, welcome na welcome po kayo. I-like nyo lang po yung aking video, mag-subscribe lang po kayo. At i-click nyo lang po yung timing bell button para mas ma-update po kayo sa mga video na aking gagawin. So for today's video mga beshi, ay mag-share na naman po ako sa inyo ng another video na naisip ko. So ngayon po, naisip ko po na mag mukbang. So ayun nga po ng mga beshi, kasi itong mga nakakaraang araw kapag nasa trabaho po ako, pag nakakita ko ng mga pagkain, parang nasasabik po akong kumain ganyan. Kasi sa 'di ba nga po panggabi nga po ako. So sa gabi hindi na po ako kumakain ng rice, puro mga tinapay na lang po, and then nagkakape ganyan, nagtsatsaa. So ngayon mga beshi, naisip ko na parang gusto ko naman mag-rice sa gabi, lalo na kung day-off po naman po. Ayun nga po, no? So nung nakaraan ko pa naisip na magmukbang dito sa aking YouTube channel, kaso hindi ko po sa dami po kasi nang naisip ko na gagawin kong vlog, na i-share ko sa inyo, is nagahalo-halo na po yung gusto kong gawin. So ang ending po nun is hindi po ako nakakagawa. So ngayon mga beshi, ay itutuloy ko na po yung aking naisip na vlog, at ito nga po ay yung mukbang. So kasi nung nakaraan na nakakita po ako ng pata habang nag-scroll ako doon sa aking TikTok account, nakita ko meron doon kumakain ng pata. So yun nga po nung mga beses, so naisip ko na umorder ng pata. So ang nangyari po sa pata ko ay na double murder. So ito mga beses, ito yung naging pata. So, eto mga beshi, yung nangyari sa pata ko, naging lasog-lasog kasi sinapag-tripan po siya sa kanto ng mga loob. Chinap-chap po siya. Pero hindi po, ano lang po. In-order ko po kasi to, hindi po sa akin agad naibigay. So, akala po ng nanay ko is gagawin namin nilaga. So, sabi niya, ipa-chap daw. Hindi niya alam na gagawa nga po ako ng mukbang, at gusto ko nga pong ulam is yung pata. So, ngayon, pata po na hati-hati na ang aking makakain. So, ito nga po, mga beshi, no, may pata. Kunti nga lang po ito kasi nabuhasan na ito eh. Tapos, nagluto po ako ng fried rice. So, ayan mga beshi. Hindi ko na may papakita sa inyo kung paano ko prepare, kasi nga po, ang hirap po kasi umuulan po. So, ang hirap pong kumilos talaga. So, hindi po talaga kompleto yung mga ingredients. So, na, kaya hindi ko na sa inyo ipapakita yung pag-prepare ko na itong kakainin ko. So, dapat ang naisip ko is sinangag challenge. So, ito nga po, no, isang bowl. Sinangag challenge sana ang gagawin ko. Kaso, tapos lalagyan ko nga po ng konting ganito. Pero kasi nga po, medyo gabi na. So, mahirap nang kumain ng sobrang dami. Kaya ang gagawin ko na lang is kung hanggang ano na lang yung makakain ko. Tapos, nag-prepare din po ako dito ng paborito ko, French fries. So, ito nga lang po, mga beshi, yung aking kakainin. So, meron ako dito na itong konting ulam, sinangag, tapos french fries, tapos syempre, diba, nag-prepare na rin ako na ito. Bumili ko na itong pit and right para naman po hindi tayo masyadong mabigatan sa ating kakainin. So, mas mabilis po nating matutunaw yung ating pagkain. So, ayun nga po, no, mga beshi, hindi ko na po patatagalin ito at akin na po. So yun nga po, no, mga beshi, ilang araw ko na talagang iniisip na gusto ko talaga magmukbang. So first, kailangan mag-aalkohol muna ako mga beshi, no? Para kung kamayin ko man yung aking sinakain is okay lang. Ay, sorry mga beshi. So kasi nang magkutsara tinidor. Kaso mamaya baka hindi ko kagat kasi ano ko lang ng brace ko eh. So ito mga beshi, konti-konti lang muna. So talagang naisip ko sana sinangag challenge, kaso pinagtatawanan ako ng mga pamangking ko. Kakain daw ako kanin, ang ulam ko kanin pa rin. So ayun, naisip ko na mag luto na lang ng pata. Kaya nga lang, palpak nga po yung pata ko dahil hindi siya buong pata. Dapat buo siya, kaso nga lang pinachap na po siya. So ito mga beshi, no. So tara po, kain po tayo. So titin ako kung mauubos ko ba yung sinangag tsaka itong pata, o ano ba ang mangyayari, kung kaya ko bang ubusin, kasi talagang hindi naman po ako ganun kalakas kumain. So yun yung mga beshi. Round 1. So ito po. Ready, go! Mmm!
so good and tasty. Ito mga beses yung aking pagkain. Hindi niyo makita ko yung lamesa ko kasi hindi ko nga po maisip kung sa ko ba ilalagay itong aking cellphone para makita niyo po. Kasi medyo maiksi itong mic ko. Kapag ka naman wala akong mic, hindi niyo rin ako maririnig mga beses. So, ang ginawa ko, ganyan na lang po. Ako na lang muna yung makikita niyo kumakain. So, hindi ko alam mga beses kung madadala ko ba kayo sa pagkain ko, kung masasarapan po ba kayo nasa bayan akong kumain. So, nag-alcohol ako mga beses. A few moments later. So, ito. Pakita ko sa inyo yung aking lamayan sa ayan. Yummy! So, gusto ko pag gumakain ako nito, na-challenge ako. Kaya hindi ko kumuha ng hindi ko siya hiniwa-hiwa. So, nakita nyo na kung ano kinakain ko. Bala ko talaga buong pata. Tapos, sasamahan ko ng konting fried chicken o kaya hipon o may seafood o kaya isda. Kaso nga lang po, hindi na nga ako nakapamalingke yun. Gawa ng anong oras na po ako nakauwi. Tapos, mga beso, minsan, pag natripan ko naman kumain, grabe, ang dami ko namang nakakain. So ngayon, titignan ko kung marami ba akong makakain. Kasi ako talaga yung nag-prepare na itong kinakain ko ngayon. First time ko lang magmukbang. Parang hindi ako nagmumukbang eh. Parang kain lang to. Parang regular na kain lang. Gusto ko lang sa inyo i-share. So parang reward ko na rin to sa sarili ko kasi sa aking sobrang hardworking. So siyempre mga besi, naganda rin ako na itong fit and right. Para may fiber yung ating kakainin. Mabilis na matutunaw. Pag tubig lang kasi para mabilis ka mabubunsod. So hindi ka talaga makakain ng madami. So gusto ko, ang goal ko ngayon, mas makakain ako ng madami. Medyo muna nga masarap matundog pero mas masarap pa rin muna ang kumain. Ngayon, ang moto ko mas masarap kumain kaysa matulog. So, ito na mga beshi, nasa second round na ako. So, next, pangalawang sandok ko na ito ng sinangag. Malamang na ito pag naubos ko to. Malamang. Bangungutin na ako mga beshi. Ayan. Para ako lang nakikita niyo. Kuwagi tayo, no? So, sa susunod, mga beshi, pag nagmukbang ako, order ako ng isang parang katulad ng mga na-order ng mga isang bilao. Round 2! Cha-chance ko yung sarili. Lady, go! Sayin ko kasi mga beshi, ang payat ko na. Kasi nga pang gabi nga ako. Ang hirap matulog. Sa umaga. Ang sarap mga beshi, kain tayo. Nakita yung labi ko, nagmamantika, diba? Okay lang nga, kumakain naman ako. Tapos alam niyo ba mga beshi, naisip ko, mag-share ako sa inyo ng vlog ng kung paano baka magkakaroon ng handa. Nang, di ba malapit na magpasko? Siyempre, di ba ang hirap ng buhay ngayon? So, paano kayo magkakaroon ng handa nang hindi
kayo mabibigatan sa inyong mga bulsa. Kumbaga, hindi magiging nahihirapang gumastos sa December. Panghanda sa Pasko. Tuturuan ko kayo mga beshi kung paano. Bibigyan ko kayo ng tip sa susunod na vlog ko. Kaya abang nyo. Gusto ngayong kakain muna ako. So, bus na ang aking chicken noon. Inimuya ko mga birthday, no? So, hindi na ako kukuha ng baso. Dito ko na lang talaga siya inimuya kasi ubusin ko naman po. Chat na ito. So, ito mga beshi talaga, mahilig akong uminom niya itong Fit and Right. So, kahit nang marami tayong makain, di ba, healthy pa rin tayo. Kasi may fiber. So, pang... sa pangalawang kain, sa pangalawang round ko, so parang nabusog na ako mga beses. So, pero na, napangalahati ko naman itong aking fried rice. So, ang ginawa ko nga pala dito sa aking fried rice, mga beses, nilagyan ko siya ng star margarine. Tapos, wala akong nabiling mixed vegetable. Kasi nga, wala na sa grocery. So, ang nilagay ko na lang is carrot. Wala rin namang patatas, so carrots lang talaga at saka star margarine and then konting asin, yun lang, simple lang. Tapos ito, itong pata, pinakunuan lang, tapos ano lang, pinimplan lang siya ng asin, ganun, basta pinakunuan siya tapos binuburan lang siya ng asin. And then ito nga yung ating french fries. So itong mga beso, no, talaga paborito ko talaga to. So, mayroon akong live na kumakain lang ako ng french fries ngayon. Ito, guys. Mga beses. Yan naman yung uubusin ko. Masarap magmukbang. Masarap palang magmukbang. Kaya lang, mas masarap pag may kasamang magmukbang. What? Sana sa susunod ng mukbang, kumain lang kasama dito. Pero nga pala mga beso, no, kung medyo mahina yung boss ko, tapos medyo maingay kasi umuulan po, umulan po talaga. So alam niyo naman na itong kwarto ko, kahoy lang po. So kung konti ingay lang sa labas, ay dinig na talaga. Pero kayo mag-alala mga beso, kapag ako lang pagpunta ng bahay, talagang wala akong maririnig na ingay, kundi bunga ako na lang. Yun yung goal ko. At sana tulungan niyo ako kasi bahay ang ginagawa kong para makaipon. Diba, nagtatrabaho nga ako, nagsasavings ako, tapos gumagawa ko ng yelo, titinda ko ng yelo, titinda ko ng bigas, yun yung mga ginagawa ko. Tapos yun nga, diba, magkakaroon pa ako ng aking eyelash extension pag natapos ko ng aking training. So gusto ko kasi talaga marami akong pinagkakabala, marami akong pinagkakakitaan. Dito kasi yung mamal. So, ganun sana lahat mga beso, no? Dadaanin natin siya mabuting paraan. Kung paano gusto nating umaman o umasenso, hindi yung gagamit tayo ng ibang tao para lang magkaroon ng pera, gagawa tayo ng masama, ganyan. So, dapat hindi ganun mga beso. Mas masarap gumastos ang sariling pera kung ito yung ating pinaghirapan. Yung chop-chop pa yung mangmukbang. Grabe. Sarap. Sarap-sarap talaga mga beses.
So medyo lumalakas yung ulan. So nga po ng mga beses, so sana supportahan niyo yung mga video na aking ginagawa. Like nyo, i-share nyo rin po kasi minsan po talaga pag meron ako naisip, gusto ko magbigay ng tips sa inyo. So talagang i-share ko po sa inyo katulad nga po noon. Sa Pasko, di ba, syempre, gusto natin magkaroon tayo ng handa. So, bibigyan ko po kayo ng tips kung paano po kayo magkakaroon ng handa na hindi kayo mabibigatan sa inyong bulsa. At sa susunod po is kung paano kayo makakaipon ng mas mabili. So, syempre, di ba, marami tayong mga beshi na gusto makaipon ng pera. So, ako nga po, gusto kong iano yung aking 100K challenge para pang-umpisa sa pampagawa ko ng sarili kong bahay. Gusto ko kasi magpagawa talaga ng kahit na tiny house lang, pang isang tao lang. So, yung basta yung kompleto, may kwarto, ganyan, may kitchen, tapos merong sala, ganyan, basta. Yun yung mga naisip ko talagang gawin. At isushare ko sa inyo yun, mga beshi, kung paano ko magagawa yun. So, ayun nga. So, sana supportahan nyo yung aking mga video na ginagawa at huwag nyo pong i-skip yung mga ads kasi doon po tayo kukuha ng, kumbaga, sa mga nagtatanong ko, paano nga po ba kumikita sa YouTube? So, dun po sa mga commercial, parang sa mga TV. Diba po, pag nanonood tayo ng TV, napakadami pong commercial. So, yun po yung nag-divide sa kanila para dun po sila kumukuha ng mga pinampapasundo sa mga artista. So, kami rin po ng mga vlogger, ganun din po. So, sa mga ads po, dun po kami kikita. So, sana po, pakiusap ko lang, huwag niyo pong i-skip kung ano man po yung mga ads na lumalabas sa aking video o sa aking mga sa napapanood nyo sa aking YouTube channel. So, yun nga po yung mga beses. So, medyo malakas na nga po yung ulan. So, dito ko na po tatapusin itong aking vlog. Medyo mahaba-haba na rin po. So, ako na lang po yung magtatapos na kumain na itong french fries. So, yun nga po yung mga beses. So, maraming salamat po sa mga nanonood, sumusuporta sa aking YouTube vlog. So, shoutout nga po dyan sa mga bagong subscribe po sa aking YouTube channel. Sa meron po ako sinalihan na ng mga vlogger din, yung mga nag-uumpisa pa lang. So, hello po sa inyo lahat. Pasensya na po at hindi ako nakakanood pag nagla-live kayo kasi nasa trabaho po talaga ako. So, sa susunod po is babawi na lang po ako sa inyo. So, pag nag-live po ako dito sa aking YouTube channel, i-shoutout ko na lang po kayo. At saka, i-update po ko yung mga beshi pag dumating na yung aking AdSense pin kasi hanggang ngayon po ay wala pa po talaga gawa nga po ng pandemic. So yun nga po ng mga beshi, so maraming salamat po. Abangan nyo po yung susunod na isi-share kong video sa inyo kasi talaga po ito is mapapakinabangan nyo at sana magustuhan nyo. So yun nga po mga beshi, no? So maraming salamat po. Huwag nyo po palang kakalimutan na i-share po yung aking video at isabihin nyo rin po sa mga kakalala nyo na mag-subscribe po sa aking YouTube channel, Kimmy Jen 19. Sa inyo po, no, mga beshi, maraming salamat po. Bye!